Okay, 4, 3, 2, 1, 0. Happy New Year. Okay, sige, mga kapatid, tayo magsitayo. Mag-opening prayer tayo. Tayo pumikit tayo tumungo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa gabing ito. Bagamat meron po kami niya o ilan ang mga kapatid na kaya wala dahil ng sipon, ubo at lagnat. Sana naman po ay wala pong may COVID sa mga kapatirang ito na wala. At nawa po ay kahabagan niyo po sila na samantalang sila kasama namin ngayon sa online, sa pagsamba ay i-bless niyo po na sa linggo kasama namin sila dito sa loob ng bahay sambahan. At ang bawat isang naririto, nawa po Panginoon, makita po ninyo ang dapat na makita na kalalagayan po ng puso at isip sa pagsamba. Muli naroon Panginoon ang paggalang, ang gising na diwa at ang kapakumbabaan, ang responsive na puso at isip sa bawat hamon, sa bawat bahagi ng programa na masasaksihan ng bawat isa. Ang mga gagamitin nyo sa unahan, sa pagtayo, sa mga song leader, sa MC, sa mga special numbers at sa choir directress, Panginoon. Lalo na sa pangangaral yung mga salita, lahat po ay inyong gabayan at inspired ng Espiritu Santo na tunay na meron pong pagpapala ang bawat isa na spiritual, pagkaing spiritual na absorb Panginoon. At sawayin niyo po anumang gawa ng kadiliman at tunay na kayo lamang ang maluwalhati sa amin pong gagawin ito. I-bless po kami lahat. Salamat po ng marami. Ito kami dalangin sa dakilang pangalan pa ng Jesus. Amen. Okay, so tayo mo po. Tawagin natin dito ang ating choir sa kanilang bahagi, call to worship. Jesus, I'll be true. I'll be true, precious Jesus, I'll be true. There's a race to be run, there's a victory to be won, and we are by thy power. I'll be true. I'll go true, precious Jesus, I'll go true. Jesus, I'll go true. There's a race to be run, there's a victory to be won, and we are by thy power. I'll be true. I'll be true, precious Jesus, I'll be true. I'll be true, precious Jesus, I'll be true. There's a race to be run, there's a victory to be won, and we are by thy power. I'll be true. I'll go true, precious Jesus, I'll go true. I'll go true, precious Jesus, I'll go true. There's a race to be run, there's a victory.
Amen. There's a race to be run. There's a victory to be won. Every hour and every day. By thy power, I'll be true. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsiawit. Okay. Tayo po tayong lahat para mag-circulate ng ayos yung ating dugo. Ready na po at I hope na ready na ang bawat assignment po ba? Aha. Okay. First song po natin. Battle Hymn of the Republic. Sa songbook po ay Mine Eyes Have Seen the Glory. Page 291. Mine eyes have seen the glory. Hey, first verse. Ready po tayong lahat? Mine eyes have seen the glory. First verse. Are you ready na po ba? Okay. Sabay-sabay pa tayong first verse. Mine eyes. Ready? Sing. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is rumbling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching. Second verse. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching. Third verse. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my glory, answer him, be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching. Last verse. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free. While God is marching on. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. Amen. Next song po tayo. Onward, Christian Soldiers. Page 201 po. Onward, Christian soldiers. Hey, first verse. Ready? Ready na po ba? First verse, ready? Sing.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Second verse. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we. One in hope and doctrine, one in charity. Onward! Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Third verse. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on. Last verse. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory loud and honor unto Christ the King. This through countless ages, man and amen. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going onward, Christian soldiers. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. Last song po natin. Page 73. Sound the battle cry. Sound the battle cry. See. F. Hey. Sound. Okay. Sound the battle cry. Ready? Sing. Sound the battle cry. See the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on. Stand firm, everyone. Rest your cause upon His holy word. Roasting soldiers, rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Rise is captain of the mighty throng.
Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we dare can fail. Roasted soldier, running round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shine a light of Santa, Christ is captain of the mighty. Last verse. Oh, thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Roasted soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty crown. Roasted soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Mari na po tayo magsiupo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi din naman po. Okay. Salamat po sa Panginoon sa ating pong mga awitang magaganda. Siyempre, kasama na po diyan ang pagpupuri sa Panginoon higit sa lahat at ang ating pong pagnamnam sa mga mensahe ng awit. Kung saan ay nagbibigay biyaya po sa atin at kalakasang spiritual. Okay, salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pagpapasalamat at prayer request. Kung sino po ang merong pasalamat at prayer request, ay pwede na po kayong tumayo. Yan. Bago daw po tumayo uli si Aaron Burt at mapo na kayo ng ano. Mga hindi nagpapasalamat daw. Yan. Amen. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa kanyang pag-iingat simula ng linggo hanggang ngayon. Salamat na tayong lahat ay patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon. At salamat din sa mga biyaya, sa mensahe, sa ating pastor. Salamat at patuloy na kinokorek at pinapaalalahanan. Salamat din sa kanyang biyaya, sa provision ng Panginoon sa pang-araw-araw, sa kalakasan ng lupang katawan. At ang aking pong prayer request ay, si tatay po ay sana po'y gumaling na yung kanyang ubo. Hindi ko po muna isinama at talagang mahigpit po ang ubo. Salamat po sa biyaya. Uso nga po ngayon ang ubot sipon. Talaga naman. Dito ay nagpasimula lamang sa ilan. Dala ng init at lamig ng panahon. Sige po, meron magpapasalamat pa po. Yan. Amen. Ako po ay ating, nagpupuri. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Unang higit sa lahat po ay sa kaligtasang dinawawala. Salamat din sa kumbaga ay nakakatuwang isipin na kumbaga ay kaming buong pamilya ay nakakasiguradong palangit. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat din sa patuloy na devotion ng aming pamilya. Salamat sa mga prayer kung saan ay sinasagot ng Panginoon. Salamat sa kumbaga ay kapayapaan ng aming pamilya. Kumbaga ay napakalaking kakaibahan noon. Talagang biyaya ng Panginoon kung kayong lahat ay mananampalataya na, nandun na sarap mag-open. Kumbaga ay nandun na may papanalangin sa bawat isa. Salamat sa biyayang iyon. Salamat din sa ating pastor na patuloy na ginagamit upang tayo ay lumago espiritual. Salamat din sa sa mga salita ng Panginoon na kumbaga ay laging may paalala, laging merong hamon. Salamat sa biyayang iyon.
Salamat sa mga ministry na pinagkakaloob ng Diyos. Bagamat hindi karapat-dapat, ay nandun na talagang Panginoon pa rin nagpo-provide ng mga pangangailangan sa ministry. At salamat din sa yun nga, bagong bagay sasakyan na hiniram kasi hindi naman namin, hindi pa amin. Ay salamat sa biyaya ng Panginoon at yun ay pinanalangin namin ng buong pamilya. At talagang kasi kumbaga ay napaka laking ano noon ay ang panalangin namin sa Panginoon ay kung yun ay makakasagabal dahil sa kumbaga ay makakasagabal sa pagtatapat sa kanya ay huwag niyang loobin. Pero salamat sa Diyos dahil kanyang niloob at ito ay magiging silbing hamon sa amin, sa buong pamilya. At nawa ay nandun na pre-request ko po ay yun po kasi ay papasok ko rin sa service po ng mga engineer. Baga po ay may monthly income naman. So sana po ay may pasok agad para at least ay hindi po mahirapan sa paghuhulog. At yun po, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa lahat-lahat, sa mga kapatiran na kumbaga ay patuloy na nagiging hamon. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Okay, nagpapasalamat din po si JL. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Una na sa kaligtasang di nawawala. Salamat sa Diyos sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob. Salamat sa mensahe na patuloy na napaparinig. Salamat sa patuloy na nagpapagamit. Salamat sa pastor at maging sa pamilya ng pastor at sa mga kapatirang patuloy na nagiging hamon. Salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Prayer request ko po ay ang aking health. Nawa ay maging maayos na. Brother JL. Okay, sige po. Sino pong meron pang pasalamat sa Panginoon? Ano ba ba? Yon. Naiwinning. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat po sa gabing ito at tayo po ay narito, nagkakatipon-tipon. Salamat Amen. Po sa patuloy na buhay na pinahiram ng Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na dinawawala. At salamat po sa mensaheng naririnig. At salamat po sa pastor na tagapanguna sa kanyang sambahayan. Salamat sa biyaya po ng Panginoon. Salamat po sa mga workers, sa mga kapatiran na nakakahamon. At salamat po sa Panginoon sa kadugunan po ng panalangin. Salamat Amen. Po at kanina po ay nakausap ko na rin po si Lizelle. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Amen. At tunay nga po ang Panginoon po ang nakilos. Salamat po sa maraming biyaya ng Panginoon at yung pong aking ras na tahe ay bagaman hindi po talaga kayang tapusin ay nandun po na gumawa po ang Panginoon ng paraan para po ma-adjust. Amen. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at talagang napakabuti po niya na nandun po na ginagawa ko na lang po ilagi po nananalangin na huwag po ako mapagalitan dahil hindi po kayang matapos. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon at talagang ang Panginoon po ay napakabuti. Amen. At hindi po katulad dati na po hindi ako makakatapos ay ang bungangan ng manager. Pero ngayon po ay dahil po sa panalangin ay nandun po na nagkakaroon po siya ng yung pong kabaitan sa akin na hindi na po niya ako pinapagalitan. Salamat po sa biyayang iyon at salamat po sa aking mga manggagawa na nandoon na sila ay nagsisikap din na makatapos. Salamat po. Malaking bagay po sa amin na ako po ay nagkakaroon po ng tahi dahil ang aking mga commitment na nagagamit po doon. Salamat Amen. Po sa biyayang iyon. At sabi ko nga po kay Pido, ang ating panalangin ay talagang mabisa na doon nga po na talagang gabi-gabi po ay talagang sinisikap po namin kami po ay makapag-devotion. Every tuwi pong alas 8 ng gabi, talaga pong dapat kami ay nasa bahay na, nandoon na. Magbubulay-bulay ng kanyang salita at mananalangin. Kaya salamat po sa biyayang Amen. Iyon na napapagtagumpayan po namin na doon na kami ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Salamat po at talagang napakabuti po. Malaking bagay po ang may prayer sa araw-araw at iyon pong devotion. Napakalaking bagay po sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. At salamat po kay London na doon na patuloy na nagpapatuloy na talagang siya po'y bumili pa po ng, talaga ng ilaw para lamang sa gabi-gabi at madaling araw ay nandun na nakikita ko na Amen. Siya ay nagbabasa. Talagang nakakahamon dahil nadadaig pa kami sa pagbabasa ng Bible.
Kaya salamat po sa biyaya. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Amen. At ang prayer request ko po ay si Irene po para po may nilalagnat at masama daw po ang pakiramdam. At saka po ang aking pong apo na may bukal. At yun niya po, patuloy po kami makapagtapat sa Panginoon. Yan po ang mga prayer request. Sige po, next. Meron pa po ba? Yan, at maging po sa online streaming po natin ay si Inay Annabel Austria. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Amen po. At bagamat wala sa church ay at may karamdaman, ay napakasarap umawit sa Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una po ay sa kaligtasan hindi nawawala. Salamat po sa pag-iingat sa araw-araw na maging sa biyaya, pinagkakaloob ng Diyos. Salamat sa mga kasagutan ng Panginoon sa mga panalangin. Sa ating pastor na tagapanguna, sa mga mensahe na naririnig, mga paalala, maging sa correction, salamat din po sa Panginoon, maging sa buong pamilya ng pastor, sa mga workers at sa mga kapatiran na nakakahamon. Prayer request po ay ubotsi po namin ni Elijah and then spiritual growth. Maging po si Chriselle ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa kaligtasang hindi nawawala. Maging sa patuloy niyang pag-iingat sa kanila sa araw-araw, salamat din at kanyang pinoprovide ang aming daily needs. Salamat din po sa Panginoon at biniyayaan ng mataas na grado at natanggap po sa OJT. Salamat din po sa mga ministry bagamat hindi karapat-dapat. Salamat din po. Nagpapasalamat din po ako sa mga mensaheng naririnig sa pastor at Kuya Brother J.I. Purihin po ang Panginoon. Prayer request po, OJT and unspoken. Maging po si Brother Jim Kupo. Ang prayer request daw po niya, inuna niya ay health ng family. Then ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kaligtasan na hindi po nawawala. At nagpapasalamat po ng lubos sa patuloy na nagbibigay ng kalakasan ng Panginoon at sa blessing sa bawat isa. At salamat dahil nakakapagpatuloy na di lang nag-iisa, kundi may nakakasama na. Yun. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Okay, sige po. Sino pong may pasalamat pa sa Panginoon? Meron po. Lima po. Okay, yan na po. Tawagin na po natin Little JYP and then solo po ni Sister Leia and then duet, quartet and then senior high school.
Basahin ko lang po ang nagpasalamat sa Panginoon sa online. Sunod tayo. Huwag ka mag-alala. Okay. Pahiram nga po dyan. Okay. Yan. Yan. Si Tita Wilma po. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na habag at sa biyaya sa aming buhay. Salamat po sa kaligtasang di nawawala, sa provision at sa pag-iingat ng Diyos sa araw-araw. Salamat din po sa salita niya. Salamat din po sa salita niya, sa mga mensahe at sa ating pastor at sa kanyang ministeryo. Prayer request po, health po ng buong pamilya, ubo at sipon namin ng Dade at Chriselle. And then si Mia Kupo po. Kupo po. Kupo. Magandang gabi po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na hindi nawawala at sa buhay na ipinagkakaloob. Nagpapasalamat po ako sa mga blessing na natanggap sa araw-araw. Ang prayer request ko po ay kagalingan ng bawat isa. Thank you po. Okay? Sige po, tawagin na po natin si Jojo. That's it.
Oh,
Basahin ko daw po muna ang nagpasalamat. Wala po uli sa akin. Okay, sige po. Una na po ay si Tito Randolph. Salamat din po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin at sa aking pamilya. Salamat sa biyaya sa aming shop. Salamat din, walang COVID. Salamat din higit sa lahat mga mensahe na palaging on time at puspos ng biyaya. Salamat din sa pastor at sa kanyang pamilya. Request ko po ay physical health at matapos na ang pag-aayos ng mami ng business permit. Yan. And then, financial sa pag-aayos ng business permit. And then, si Rica Joy po, salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa lakas at sa provision niya. Salamat din po sa pastor na ginagamit ng Panginoon para maghatid ng mensahe. Tunay na mahirap ang sitwasyon ngayon pero ang kabutihan niya ay hindi nagbabago. Prayer request ko po ay paggaling ng lahat ng may sakit at spiritual growth ko po at kaligtasan ng bawat isa. Maging po si Sophie, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una na sa kaligtasang di nawawala at sa biyayang hindi patuloy niyang binibigay. Salamat din po sa patuloy na mensahe, patuloy na naririnig at natatamaan. Salamat din po at di naman po lumala ngayon ang aking lagnat bagamat kagabi ay sobrang sakit ng ulo at di na makatayo sa kinahihigaan. Sa sobrang sakit ng katawan, baka po ito'y side effect lamang ng vaccine. Pero salamat pa din po sa Panginoon. Marami pong dapat ipagpasalamat. Tama po. Then prayer request po niya, yun nga, kagalingan. Then time management. Unsaved loved ones, pangangalay or pananakit ng panga. And then attendance. Ayan po. Okay. Sige po, tawagin na po natin ang senior high school para po sa huling special number.
isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa biyaya ng Diyos dahil bukas ay makakapunta na po uli ako sa Padre Garcia after po nung ako po ay makapagpa-vaccine. Ano? So alam naman natin po ang ating sitwasyon. Talagang though ito ay nasabi nating against sa tinatawag na democracy, ano? Pero talagang tayo ay walang magagawa kundi sumunod. Pero salamat po sa biyaya ng Diyos. At bukas ay mababalikan po yung mga binabible study sa Padre Garcia. At maganda po yung update po doon dahil meron pong ilang barangays na po pwede pong ika nga ay pagsamasamahin yung mga tao. Ano ho? So, praying po mga patid na sana ay meron talagang maging mission house doon po sa lugar na yon. Kahit po dun sa area po ng mga mismong binabible studies na kumbaga ang aking pong goal ay hanggat maaari ay hindi po ang ano'y mangungupahan agad, kundi meron talagang bahay na po pwede pong maging sentro ng bawat binabible study na sila po ay mapagsama-sama. So sa biyaya po ng Diyos ay yung mga tao ay ika nga ako ay kilala na rin pagka ako ay nakikita doon magbabible study kung saan silang pumupunta. Ano po? So salamat po dahil sa nakalipas na mga panahon, I think naka 8 months ko na po. Ano po? Ngayong January or pa 9 months. So meron po nga kagaya ng mga nakaka-attend, ano po? Nagkaroon lang po ng mga restrictions kung bakit hindi sila naka-attend itong ilang linggo. Kasi usually din po ay halos tinatamaan din po ng mga ubutsipon yung mga tao doon. Kaya talagang ano, nung mga nakaraang linggo, hindi po natin nakasama yung regular nating nakasama dito ng ilang beses. Ano ho? So pag-pray po natin na sana ay yung mga binabible studies, ano ho, utay-utay, ay ma-practice po nila na sila po ay nakakarating po dito para makita po nila yung nature ng gawain na kung saan ay bubuuin po sa lugar po ng Padre Garcia. So pasama po mga patid sa panalangin ang akin pong kalusugan dahil talagang ramdam yung kaibahan, ano ho. Buhat nung ako po ay nakapagpa-inject, ano ho. Pero salamat po dahil bukas ay siguradong makakapunta at nga po may mga nag-aantay, ano ho, at naka-chat. Sabi nga po ay ako'y magpalakas, ano ho. At pagdating doon, dire-diretso na po uli. Ayun po, so mga patid, tuloy niyo pong sama sa panalangin, ano ho. Yung safety, protection, at maging yung kalusugan ko at kalusugan din po ng mga binabible study, especially ay yung po kanilang spiritual growth, ano ho, at yung assurance ng kanila pong mga kaligtasan. Ayun po. Okay, so God bless po mga patid. Okay po, dako po tayo sa ating offering. Salamat po sa gabing itong binigyan niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon muli. Pribilehiyo na kami, Panginoon, ay makapaghandog. At o Diyos, kami dumadalangin ng inyo pong basbas. Biyaya, Panginoon, na ito pong handog na ito ay patuloy na maging biyaya po sa inyo pong gawain. Patuloy pong maging biyaya rin po sa mga nagtatapat ninyong mga anak na nagkaroon, Panginoon, ng puso upang, Panginoon, may balik, Panginoon, ang higit na dapat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pamindalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po. Amen. Pakisara. Okay, bago tayo sa ating personal searching, ilang paalaala. Salamat sa Diyos at Lunes, Martes ay nakapag
resume tayo ng ating Bible school, bagamat talagang ang mga teachers, yung apat na kasama akong teachers ay puro hindi available. Si Pastor Erwin ay nasa mission conference sa Las Peñas, dalawang araw, Lunes hanggang kahapon. Sister Shoni Camarillas ay nilagnat at ubosipon. So, inalagaan ng anak. Tapos sa mami, ayan, hanggang ngayon ay nasa recovery pa rin, recovery room. At di Lunes, Martes, ako ang nanawang magturo umaga't hapon. So, nakapag-exam naman. Hopefully, sa Lunes, Martes ay okay na si Sister Shoni at sana din ang mami. And of course, si Pastor Erwin may pagturo na uli. So, salamat sa mga estudyante na patuloy na pumapasok. Nanya ba si Kathleen? Ayan, salamat to Ineng. Si Rene, hindi kinaya ng power. Magaling ka na ngayon? Okay. So, yung mga regular nating estudyante ay nandidiyan. Salamat sa Diyos. At tungkol naman kay Brother Tuper, patuloy natin pag-pray ang dobling himala at biyayaan ng Diyos. Kasi, pasyam na buwan na. So, tapos nadali pa tayo ng itong pandemic na ito. So, gayon pa man, ay meron namang biyaya na makapag-utay-utay at makapagpatuloy. At lalo ngayon, ikaw ay nadidetect ko na sa Bluetooth. Yan ho. Yung mga may vaccine ay kayo ho ay nadidetect na ho sa Bluetooth. I-download lang ninyo yung microchip data scanner. Yung ba nakalagay? Microchip Bluetooth data scanner, ayun. At makikita nyo, lahat ng vaccine sa palibot nyo, ng mga vaksinado, makikita nyo. So, may microchip talaga ang vaccine. Akala lang ay wala. So, yon, lahat ng unknown ay yon, sa vaccine po yon. Dahil kung ang masasagap ay cellphone ninyo, hindi unknown yon. Kasi kung anong unit ninyo, edi yun yon. Nakita mo na yung Brother Julius? Kaya naglagay ako sa ating GC ng church. Ha? Hindi mo nakita? Mag-download kang makikita mo. Kaya lang, puro mga disconnected pa yan. Kasi siguro nasa mother data na server yan. So, nag-send din ako doon sa GC natin na yung mismong may-ari ng kumpanya ng gamot ay inamin nila na merong microchip. At ang sabi pa nga ay RFID. So, transmitter yon. Ang sabi lang walang info para lang daw matrace at mabilang ang mga nabakunahan na at kung yung expiration. Kasi may expiration din yung bakuna. So, at least ang point ay talagang hindi lang huyaan for health. In fact, baka nga wala naman talagang kinalaman sa health. Kasi sabi nila, kung Omicron daw ay hindi severe ang pagtinamaan ang vaccinated. Eh kahit naman hindi vaccinated eh. Ang tamaan ng Omicron ay mild din lang, lalo na yung mga naka-survive, lalong hindi. Kasi sabi ni Senator Soto, di ba? Buong mag-anak sila halos ay vaksinado, maliban sa isang anak niya. So, matapos si Ika sila mapuli vaccinate, ay parang yung ano ba tawag doon sa tenes yung kanilang immune system. Yung mga fully vaccinated, 50 plus lang yung kanilang immune system. Samantalang yung anak na hindi nagpa-vaccine, 700 ba o 7,000? Basta ganun ang ratio, ang layo. Kaya si Soto, Senator Soto ay kalampi daw doon sa mga against sa mandatory. Yan, So, ang point ko dito kay Brother Toper, talaga mag-pray ka ng himala dahil dyan nakasalala yung schedule ng kasal mo. Dahil pagka ikaw ay nagpabagal-bagal,
Kasi ang aking programa ay ikakasal kita pag ikaw ay nakapag-stay na doon ng ilang buwan, may tao ka na talaga doon, ano? At sa chismoso ka ah. So, yon nasa iyo. Ikaw ang tatanungin ko. Ano ho, kahit di mo pa akilala ang mapapangasawa mo, ano ho, pero kilala ko na. At huwag kang mag-alala, babae. Hindi tayo niwala sa Steve. Ayan. So, yan po ano. Pag-pray natin, ang mga andaming mayroong sipon at may ubo, may nagnat na kaya wala ngayon. Ano? Itong magkapatid ni Mia Kupo at Jim, pati si brother John Lester hanggang ngayon. Tapos, sino pa? Si Sophie. Sino pa? Si Rika Joy. May mga nag-message si Sister Austria. Si Sister Adelma, si sino pa itong si Teresa? Sino pa? Yung mga kaya wala ay dahil nga noon. Yung tatay mo. Ba't wala ang tatay mo? Nandiyan ka tatay mo? Ah, may ibo. May ibo't sipon. Okay. So, yun yung ipangkarniwan. So, nagiging maingat lamang. Sino pa yun? Si Sister mag-asawa ni Brother Rodel at Sister Annabelle. No? Sino pa yung wala na may sipon? Yung iba naman, sino? Brother Eddie. Okay. Tsaka, kahit naririto, hindi nakasama dahil ng medyo ano, sintunado. Ano? Yung naririto, kaya hindi nakasama. Wala naman lagnat. Sintunado lang. Hindi siya pwedeng sumabay. Ayan. So, ang daming may sipon at merong ubo. Oh, yun. Sina Ella, si Ella, si Chrisiel, may lagnat daw. May sipon at ubo yung mag-anak doon sa Garcia. Ano ho? So, ingat yun. Baka huwag kang magpupunta doon. Tignan mo muna. Kakatuka. Kung pupwede. At baka may mahawa ko doon bukas. Yung ubo at sipon nila. Okay. Ano pang ating balita? Wala nang balita. So, ang baptism natin ay wala yung mga Mendoza. Anong balita, Leia? Ayun. So, meron ding mga may ubo, sipon, itong mga Mendoza. Mga magkakapatid. Okay. Kanina pa ako tanong-tanong. Hindi nagsasalita. Tara may balita eh. Isama sa panalangin. Ilagay utoy dyan ha sa ating mga panalangin. Yung mga merong ano. Si Sab hanggang ngayon po ay balik-balik ang kanyang sipon, ang kanyang lagnat. Si Sab simula po noong natapos yung kanyang okasyon. Tapos si Edith hanggang ngayon pag-pray natin ano, at least may development in a sense na hindi naman siya bedridden. Ano, siya ay nakakababa naman siya pa minsan-minsan. Pero pag naubos siya ay talaga masakit. May pain pa rin na nararamdaman. So, maraming mga bagay na kailangan siyang ipag-pray. Okay, so dadako tayo sa ating Vitus dahil nang hindi lahat ay naisusulat dito. Ano? So, ibig sabihin, yung inyong request, pwede niyong sabihin sa inyong katuwang. Dagdag doon sa hindi lang yung naririto, kundi yung inyong personal request na hindi nasabi, sabihin niyo sa inyong katuwang. So, dumako tayo sa ating munang personal searching. Salamat po Panginoon sa katotohanan na once na nag-confess ang inyong mga anak ayon sa 1 John 1 verse 9. Kung paanong kayo ay tapat at banal na kami ay inyong patatawarin o lilinisin sa lahat ng kalikuan
makita nyo lamang po na sincere ang aming confession. Bibigyan nyo po kami ng parental forgiveness and cleansing sa inyo pong banal na paningin upang ang mga pang-physical, pang-material, pang-lupa, pang-kristyanong pamumuhay na kapakanan namin ay ma-enjoy po namin ang inyong favor. Pagpalaan nyo po, Ama, ang aming pagpapatuloy ang pananalangin ito. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Dumako tayo sa ating prayers. Thank you.
That's right. Amen. So, mga kapatid, hindi lang yan na awit ano na seasonal, kundi yan po ay isang katotohanang una nating haharapin after ng rapture, yung pagharap sa judgment seat of Christ. Ano po? Yung hukuman ng mga ligtas.
At sabi ng awit ay isang beses lamang tayong binigyan ng buhay na ipamumuhay sa lupa. Ano ho? Kaya mabuhay tayo para sa namatay sa atin. Ano ho? Ang Panginoon ay namatay para sa atin para tayo ay mabuhay at mabuhay para sa Kanya. Para pagharap sa judgment seat of Christ, ay tayo po'y masaya lahat na tatanggap ng reward. Amen? So, yan po'y inyong pagbulayang maigi at huwag niyong baliwalain at huwag niyong laging kakatwiran na ang mahalaga sa akin ay ako'y palangit kahit wala ng reward sapagat yan po ay kababawan at kasamaan. Kasamaan in a sense na ayaw mo mag-participate sa program ng Panginoon. Ano po? So, napakadakila ng program ng Panginoon sa mga naligtas. In fact, yung tinatawag na predestination, ano po, tayo po ay predestined and chosen, ano po, to be conformed to the image of His Son sa tinatawag na glorification of our body at we are adopted as an adult son and daughters, mga kapatid, tayo po ay naging tagapagmana na sinasabi sa Ephesians chapter 1, sa verse 2 or 3, ng mga spiritual blessings in heavenly places. Ano po, bukod pa po yung reward sa judgment seat of Christ. Ang reward sa judgment seat of Christ, may kinalaman po yan doon sa great as millennial reign of Christ. Kung ano ang ating magiging posisyon, isipin nyo, 1,000 taon. Tagal noon. Diba? So, yung buhay natin dito, wala pang 100 taon. Ano ho? Eh, samantalang yun ay 1,000 taon na tayo maghaharing kasama ng Panginoon Jesucristo na yung kung ano yung naging buhay natin dito sa lupa before mag-rapture, simula nung masave, doon ibabase yung magiging posisyon natin sa millennial reign of Christ. Kaya ma-excite nawa tayo dyan, mga pared. Napakasaya ng panahong yan. Amen? Napakasaya na ang mismong magli-lead ang King mismo, ang mag-rule, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kakaiba yan, wala yang katulad. Kaya ang sabi ng Bible ay mapalad ang makasama sa unang pagkabuhay na maguli. Kasama tayo sa rapture. Kasama tayo sa millennial reign of Christ. Okay, pakibuksan ng mga Bible sa Proverbs chapter 3, verses 1 to 10. Basahin ulit natin dahil ito na yung ating huling main point sa series na ito. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and of men. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita, at tayo humingi uli ng tulong, banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon na ang aming buhay ay nakasalalay sa inyo pong desisyon. Kayo ang authority, kayo po ang author ng aming buhay, at kayo din po ang auditor, Panginoon. Kayo po ang source ng aming buhay at lahat-lahat. Kaya sa inyo dapat kami makinig. Sa inyo kami dapat magtiwala. Ang inyong salita, nawa ay tunay na maging totoo kami. At ang pagtitiwala sa inyo ay huwag maging questionable. At Panginoon, ngayon po pang gabing ito sa pang tatlo naming main point, turuan niyo po uli kami para po masabi ng aming buhay ay nagbibigay karangalan at parangal sa inyo. Pagpalaan niyo po ang mga tagapakinig, maging sila ng mga nasa online, ang mga bata tagapagturo sa labas at kaming lahat dito, Panginoon. Salamat ng marami itong aming dalangin
sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po, po, salamat sa inyo. So mga kapatid, tayo nag-aaral, hindi for the sake lang na meron pong part ng program. Ito po ay talagang bahagi ng buhay natin para maitama at may update at may ayos nga po ang ating mga buhay dito sa lupa. Gaya na sinabi natin kanina, kaharap tayo doon sa sinasabi ng choir sa judgment seat of Christ. So, ang ating paksa, kinuha natin sa verse 9, honor the Lord. Number one, by having or by being truthful to His word or law. So, doon muna sa kanyang salita. Ikalawa, yan po ay verses 1 to 4. Ikalawa, verses 5 to 8, through our trust in Him or having trust or faith in Him. Mapaparangalan natin ang Diyos sa mga dalawang main points na yan, ano po, at napag-aaralan natin. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ina, verses 9 to 10. Anong sabi ng talata? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. We can honor God through our treasures. Ano po? So, for the sake na madali nating matandaan ang mga pinag-uusap, pinag-aaralan natin, so naka-alliterate po yan. Yung isa ay truthfulness to His word. Yung ikalawa ay trust in the Lord. Ang ikatlo po ay yung treasure. Po, pwede nating ma-honor ang Panginoon through our treasures. Mga kapatid, yan po ay maliwanag sa talata. So, huwag nating iisipin na kung ano pa man na pantaong kadahilanan ang motibo na nagtuturo kapag ganito po ang subject na ang sabi po ay honor the Lord with thy treasures. Kasi sinabi nating treasures, yung substance, mga ano po yan, tinatangkilik. Yan po of course ay mga treasures natin o tine-treasures natin, mga material possessions po yan. Ano po? At ang isang halimbawa ng pag-o-honor sa Panginoon ng ating substance or treasures ay yung pong giving na katulad ng first fruit. Napakaliwanag po niyan, ano, na in-specify dyan with the first fruits. At ang pagkakasabi po, mga kapatid, ang first fruit, hindi lang isa ang pagkukunan. All thine increase. Kung meron kayong ilang mga means ng inyong pinagkakakitaan, lahat yun ay kukunan nyo ng first fruits. Ang pagkakasabi dyan ay plural, first fruits of all thine increase. Ito po ay kontrang-kontra sa ating lumang kalikasan. Ano po? So, hindi lang first fruit ang way para ma-honor natin ang Diyos ng ating substance o treasure, kundi yung mga tithes and offering. Kasama dyan po yung mission giving. So, nasa ano na tayo? Nasa pang-material na bagay na paraan po ng pagpaparangal sa Diyos. Yung una, attitude natin. Magkaroon tayo ng pagiging totoo sa salita ng Diyos. Yung ikalawa, maging totoo din o magkaroon tayo ng tiwala doon sa Diyos ng salita. Okay? Tiwala sa Diyos ng salita. Yun ang ikalawa. So, wala pa tayong ibinibigay doon. Ano ho, attitude pa lang ang pinag-uusapan. Ngayon naman, yung meron tayo. Tandaan natin, mga kapatid, tayo po ay mga steward of God. Right? At kung steward tayo ng Diyos, tayo din mismo ay property ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 19, tayo po ay binili sa halaga. Hindi na tayo sa atin. Ano? We are not our own. We are owned and purchased by the blood of Jesus Christ. Naintindihan niyo yon? Pabor tayo sa katotohanan yun, sapagkat ibig sabihin niyan, wala na tayo sa kamay ni Satanas. Hindi na tayo mamamayan ng impyerno. Ano man ang mangyari, tayo ay doon sa Panginoon natin sa langit. Pero meron pong kaakibat na responsibilidad at accountability, sapagkat sa atin pinagkatiwala ang gawain ng Panginoon dito sa lupa. At habang nasa lupa tayo, ang praktikal na katotohanan, hindi po pwedeng puro faith or prayer. Kailangan po meron ding cash. Maliwanag, mga kapatid? At alam nyo, mga kapatid, itong ating pantatlong puntos, ito po ang isa sa pinakasinsiro
ito yung pinaka godly and biblical na measurement or detector or tester ng tunay na kalagayan ng ating mga puso at pagkatao pagdating sa Panginoon. Yun pong ating pong attitude sa salapi o sa ating treasures. Ito ang isa sa pinakamabisa na pang-test ng tunay na kalagayan ng ating puso at damdamin sa harap ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Amen? Oo. Kasi kung hindi ka magiging tapat dito, kung hindi mo kaya itong third main point na we should honor God by our treasures, ini-imply niyan mga kapatid, bagsak ka sa first main point. Wala kang truthfulness sa kanyang salita. Oh, meron ka ng Bible, King James, may ilang pang kopya ng Bible, meron ka pa sa cellphone, meron ka pa sa laptop, sa computer, marami kang Bible. Nagbabasa ka. Sabihin natin nagbabasa ka. Nagbubulay-bulay ka. Sinasa ulo mo pa. Minamaster mo pa. Pero kung hindi mo naman ina-apply, yung isa sa pinakasinsiro na paraan para matest ang tunay mong kalagayan, yung giving, nonsense din yon. Hindi ka truthful sa Word of God. Ang kasunod nun, hindi ka rin nagtitiwala sa Diyos ng salita. So yung una, hindi mo ni-apply yung salita ng Diyos. Nababasa mo, Malakias Kapitulo 3, na pag ibinigay mo, anong gagawin ng Diyos? Bubuksan niya ang mga bintana, ang pintuan. So, hindi ka nag-a-apply, hindi mo sinusunod ng totoo, ng kompleto, ng buo, ng sincere. So, ang ibig sabihin nun, hindi ka truthful sa salita ng Diyos. Ang equivalent nun, yung Diyos ng salita na narinig mo yung kanyang utos doon, hindi ka rin nagtitiwala sa kanya. Nakukuha nyo, mga kapatid. Kaya hindi mo rin kakayanin ang pangatlo. Diyan nasusukat. Kasi madali yun tayo ay yung ibang mga bagay lamang na gawa, no, ministry o anumang mga pinagkukwentuhan natin o fellowship, madali yan. Pero pag ito na ang pinag-usapan, diyan na magkakasabukan ang sincere at ang napipilitan at talagang control pa rin ng Adamic sinful nature. Mga kapatid, naintindihan nyo ba? Pinag-usapan natin? So, tignan nyo, ano ang ini-imply mo kung ikaw ay hindi mo kayang sundin itong third main point natin? Yun nga una, wala kang trust sa Panginoon, hindi ka truthful sa salita ng Diyos, at masasabing hindi ka rin teachable, at sinasabi mo na rin hindi ka trustable o hindi ka trustworthy. Binibigyan mo ang Diyos ng konkretong dahilan para hindi siya mag-extend ng favor sa iyo, na hindi na siya magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw ay yung mga puntos natin, hindi ka truthful sa kanyang salita, hindi ka nagtitiwala sa salita niya, hindi ka nagtitiwala sa Diyos ng salita. So hindi ka maaralan, hindi ka maturuan. Sa halip na pasulong, ang iba ay paurong, yung iba ay stuck. Ano ho? So yan ho ang magiging basa ng Diyos po sa atin. No? Ibig sabihin, hindi ka trustworthy. Binibigyan mo ang Diyos ng dahilan para iurong niya ang biyaya. O, pansinin niyo mga kapatid ha, ano ang biyaya sa first main point natin? Na kung hindi ka papasa, sabihin natin dahil sa hindi mo magawa yung third main point na honoring the Lord through our substance, hindi ka mukayang pagtapatan niyan, na ang equivalent no, ang manifestation noon, ang implication noon ay wala kang, hindi ka truthful sa kanyang salita. Ano ba yung blessing doon sa first main point? Verse 2 and verse 3. Magkakaproblema ka dyan. Ano ba yung blessing? Length of days, long life, and peace shall they add. Magkakaproblema ka dyan, kapatid. O, makikipagmatigasan ba tayo sa salita ng Diyos? Ha?
Kaya sana sa pag-aaral natin ito, ayusin natin yung ating pong buhay ng pagbibigay sa Panginoon. Ayusin natin, kaya nagkakagulo-gulo, kaya na naglalahok at tayo ay nawawala sa tamang hulog at linya. May problema tayo sa isip at puso at damdamin sa larangan po ng pagbibigay sa Panginoon. Kaya wala yung mga sense of priority, talagang at napakbigat ng kalooban. Mga parin, pag naunawaan niyo po ito, mai-enjoy natin yung sinasabi ng two length of days, long life and peace, yung mercy and truth. Pag sinabing truth, walang pandaraya, walang kasinungalingan, walang injustices na mangyayari, yung favor ng Panginoon, ang pagkakasabi pa nga sa ikalawa, pag may trust ka sa Diyos, siyempre, pag hindi mo nagawa yung third main point, yan ay kapahayag yung wala kang trust sa Panginoon, ano ba ang blessing doon sa meron kang trust sa Panginoon? Ang sabi po diyan ay magiging kalusugan sa iyong pusod. Health to thy navel and marrow to thy bones. Ibig sabihin, talagang may extra biyaya pagdating sa kalusugan natin. Pag may tiwala tayo sa Diyos. Ibalik ulit natin sa first. May isa pang naiwan. Ano? Doon sa verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Favor from God, understanding from man. Vice versa. Kaya meron sa kanya nagpasalamat. Nagpapasalamat siya dahil yung kanyang manager ay nagkaroon ng magandang pangunawa sa kanya. That is favor. That is understanding. Ang Diyos ay gumagawa. Basta yung salita niya, maging totoo tayo, magiging totoo din ang Diyos sa atin. Huwag kang maging totoo sa Diyos at sa kanyang salita at huwag kang magtiwala sa kanya, insulto sa kanya yan, magkakaproblema ka. Sa physical mo, magkakaproblema ka doon sa peace, sa length of days and long life. Naniniwala kayo doon mga patid? Huwag kayong maniwala, salita ng Diyos yan, bahala kayo. Sinasabi ko lang ito. Kaya dapat tayo, liberal tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Anyway, any moment, pwedeng dumating ang Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng nasyadong mas malaking porsyento na reservation sa panlupang mga bagay. Malapit na ang Panginoon. Ano sabi? Rejoice in the Lord. The Lord is at hand. Diba? Mga kapatid, sana ay maibigay natin ang ating best sa Panginoon individually and as a local church sa ating pagsiserve sa Kanya, lalo na sa ganitong mga bagay before tayo humarap sa judgment seat of Christ. Huwag tayong palulugi. Ano pa, mga kapatid? Dito sa verse 10, hindi mo mai-enjoy ito. So shall thy barns be filled with plenty. Yung lalagyan mo, sasagana at ang sabi, aapaw ng mga bagong bagay. Hindi ito prosperity gospel, yan po'y nasa salita ng Diyos. Yung kayang kay Pidu na yon na bago, ay isang halimbawa, yung binanggit na kanyang ina na favor ng kanyang manager, ay dahilan sa tamang attitude sa salita ng Diyos, at yung pagiging liberal, at pagiging faithful sa giving. Hindi kaya yun ay example sa atin din, mga kapatid. Diyos ang nakakaalam at sila sa kanilang sarili. Ano po? Pero yan po yung mga ipinapahiwatig. Mga kapatid, hindi sa dista ang Diyos na tayo ay pahihirapan ng walang dahilan. Na tayo ay natutuwa siyang tayo ay hindi nakakapag-participate sa gawain niya. Hindi. Ang kanya panganghamon, kaya niyang pasaganain ang lahat ng mga bagay upang tayo lalong maging kagamit-gamit. At hindi ba sa kagamit-gamit, kundi tayo po ay double blessing po yung ating nai-share. Extraordinary. Ano? So yan po ang mga sinasabi ng ating talataan. Pag pinarangalan natin ang Diyos, pararangalan din niya tayo ng mahabang buhay na may kapayapaan, meron pong favor ng tao at ng Diyos, at meron pong kalusugan, at yung atin pong mga means at yung pong ating mga resources,
business o ano man yan, yung at barn na yan, ano ho, ang sabi dyan, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Blessing po mga kapatid. We cannot outgive God. Hindi mo kayang lampasan ang kabutihan ng Diyos. Tandaan natin, kung ano inihasik mo, aanihin mo. Yan ang prinsipyo. Naghasik ka ng kakaunti, aanik ka ng kaunti. Naghasik ka ng malaki, at siyempre malaking aanihin mo. So dito ay mababasag po yung lumang kalikasan pagka ito po'y inintindi at inunawa at ito'y ini-apply sa buhay. Alam nyo, para sa akin yung buhay na mahaba na may peace at health ay sapat na. Ay meron pang sinabing ano eh, so shall thy barns be filled with plenty. Magiging blessing ka pa sa iba. Kasi meron kang may i-share. Kasi yung una, mahabang buhay na meron pong kapayapaan, sarili, pansarili yun. Tapos may favor mula sa tao, favor mula sa Diyos, understanding mula sa Diyos, talagang ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang magdadirect ng ating mga path. Then, kalusugan, pang atin yan. Pero yung ikaw ay meron pang means ng pag-share, pupunuin ang Diyos. Parang yung sinabi sa Malakis Kapitul 3, sa talatang 8 hanggang 10, walang sukat kalagyan. Maging totoo lang tayo, huwag tayong hindi truthful. Kasi meron kasing hindi truthful, yung for the sake lamang nag-participate, pero hindi naman talaga iyon ang tama at hindi man talaga iyon ang lamang ang kanyang kakayanan. Basta lamang nakapag-participate. Tandaan natin mga parin, ang ating Diyos ay all-knowing God. Alam niya ang totoo at hindi. Naalala niyo doon sa Lucas na nag-observe siya doon sa namimigay? Hindi siya na-impress doon sa amount. Na-impress po siya doon sa puso. Ha? So pag sinabing puso, mga kapatid, ang pinag-uusapan dyan, yung best ang ibibigay mo regardless ng amount. Kasi minsan yung puso, pag marumi at hindi matuwid, dumalabas pa rin sa bibig niya yung katwirang, ang Diyos naman hindi tumitingin sa amount, ang Diyos naman tumitingin sa puso. So ibibigay lang niya yung kaunti, pero ang totoo na, kaya naman niya yung malaki. Ginagamit lang yung salita, ang Diyos naman hindi tumitingin doon sa amount, sa puso. Kung kaya mo ang malaki, at ang binigay mo yung maliit, ang puso mo marumi. Get the point? Kahit na nag-participate ka, all-knowing ang Diyos. At tandaan mo, susukatin ka ng Diyos sa iyong ibinibigay. Luke chapter 6, verse 38, kung hindi nagkakamali. O, tignan po natin. Sa Lucas 6:38. Kaya sana lahat ng mga miyembro sa iglesyang ito maging liberal. Ituring yung pagpaparangal sa Diyos, ang pagtatapat sa pagbibigay. At dapat ang laging prayer natin, Panginoon, tama na yung ako ang tinutulong at binibigyan. Sana, Panginoon, dumating ang pagkakataong ako ang palaging tumutulong. Gusto niyo nung ganon? Ano yung gusto niyo? Yung kayo nagnanakaw o kayo ninanakawan? Parehong ayaw niyo nun. Yung ikaw ay tinutulungan o ikaw ang tumutulong, alin sa dalawa ang gusto mo? Di ba? O yung ikaw ay inuutangan at nagpapautang, alin sa dalawa? Ayaw ko rin pareho nun. Luke chapter 6. Ito mga bonus ito sa atin ng Panginoon. Kasi talaga nagbe-bless ang Panginoon. Nadyan ba yun? Yeah, verse 38. Give. Utos yan. And it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosoms. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Kita nyo mga kapatid ang prinsipyo. At ang ating Diyos po mga kapatid, all-powerful God, kung iniisip mo na iyan na lang ang iyong means at iyan na lamang ang iyong inaasahan, napakababaw ng iyong pagtitiwala sa Diyos at wala kang katotohanan sa salita ng Diyos. Tandaan mo ang ating Diyos ay all-powerful God. Siya'y creator. Nakreate niya ang heaven and earth. Nakreate niya ang lahat ng mga narito sa lupa. At tayo ang kanyang crown of creation. Tayo ang kanyang masterpiece.
yung pa kayang sitwasyon ang hindi niya kayang i-create para lamang masolusyunan ang problema mo? Hindi lang siya minsan makakilos at napaparalyze ang kanyang kamay sa buhay natin dahil hindi tayo nagpaparangal sa kanya, wala tayong tiwala sa kanya. Minsan ang gusto pa natin to see is to believe, minsan patikim-tikim pa, paudot-udlot. At minsan inoobserbahan pa ang salitaan ng Diyos sa karanasan ng iba o sa iyong personal experience na ang totoo naman ay salang iyong pagdadiagnose sa sarili mo. Akala mo tapat ka pero hindi naman. Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? All-powerful ang Diyos. Kaya niyang gamitin ang kahit na sino at kahit na gano'ng kaliit. Pwede niyang mula doon ay makapag-create siya ng isang extraordinary. Yung mga nagbigay doon sa Luke chapter 21, di ba? Talagang yung mga tao ay kitang-kita pa yon. Pero anong sabi ng Panginoon? Yung nagbigay ika na pulubi o matandang poor, yun ika ang justified. Bakit? Hindi ang tinignan ng Diyos ay ang ibinigay. Ang tinignan ng Diyos ay ang natira. Doon sa mga nagbigay ng malalaki, halos hindi nabawasan yung kanilang natira sa kanya. Pero yung poor lady, poor woman, poor old woman, yun lang talaga ang kanya, dalawang lepta. Pero ibinigay niya lahat, walang natira. Nakuha niyo point doon? So on the first place, hindi amount, yung puso. Kaya hindi dapat natatakot maubusan sapagkat sino ba ang buhay natin? Eh, ang sabi ng talata na ating pinag aaralan, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Then yung tinatawag na mercy and truth. Talagang mag-i-enjoy ka ng kahabagan ng Diyos at walang makapanloloko sa iyo. Ha? Yung favor at understanding ng Diyos at ng tao, ma-i-enjoy mo. At yung pong direction ng Panginoon, at yung health, at yung ang ating pong mga lalagyan ay mapupuno ng sagana at aapawan ika ng mga bagong alak. Naniniwala kayo doon? Kaya sana ha, mula sa mga pinakabagong member at pinakabatang member o sa pananampalataya hanggang sa pinakamatanda, buksan nyo ang inyong mga isip. Ito po ay prinsipyo. Ang Diyos ay galit sa madamot at kuripot. Anong ginagawa ng Diyos sa mga madamot at kuripot? Sa Luke chapter 12, verse 15 to 21. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatay. O maaaring hindi agad patayin ang iyong physical na buhay. Maaaring patayin niya yung mga inaasahan mo, yung resources. Galit ang Diyos dyan. Tingnan nyo, Luke chapter 12. May oras pa tayo. Hindi ang Diyos natutuwa dyan kasi ang nature ng ating Diyos is mag-bless. Pagkatapos tayong kanyang tinubos na tayo ay naligtas dahil sa giving ng Diyos sa atin, hindi tayo makapag-reflect ng ganun sa ating buhay. Ano? Ay talaga pong yun ay contrast and contradict. Sa verse 15 ng Luke chapter 12, napakaliwanag po diyan. Ito, lagi natin ito nababasa. Ha? And he said unto them, take heed and beware of covetousness. Pagka ganito ang kalagayan ng isang mananampalataya, hindi mo napaparangalan ang Diyos. Ang Diyos po ay nalulungkot at ang Diyos po ay hindi napiplease, napaparangalan anong desisyon niya. Pasahin natin dire-diretso. So nagbigay siya ng isang parabola. Verse 16. Ayan na nga, yung isang mayaman na ang kanyang lupain ay namumunga ng sagana. Itong mayaman na ito. Then, sa madaling sabi, siya po ay hindi magkamayaw sa kanya pong mga tinatangkilik, treasure, substance. Then, pagdating ng verse 19, ayan, wala siyang ibang kinakausap kundi ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sarili, na buong-buo ang kanyang expectation. Tiwalang-tiwala siya sa kanyang mga tinatangkilik na ang buhay niya ay doon nakasalalay.
Ha? Ang sabi niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat and drink and be merry. Expectation niya, many years. Longevity. Yan ang expectation niya. Na siya'y puno ng kagalakan. Ang sabi niya, take thine ease and drink and be merry. Masaya siya. Yun ang ina-expect niya. Ang tiwala niya ay nasa kanyang substance, nasa kanyang treasures, nasa kanyang possessions. Pero nalimutan niya yung Creator, yung Diyos. Ano sabi ng 20? But God said unto him, ha? Kubitus ka, ha? Thou fool. Ano ang tawag ng Diyos sa mga hindi nagpaparangal ng treasure sa Panginoon? You are fool and you are poor. This night, thy soul shall be required of thee. Kung hindi man agad soul ang required niya sa atin, kung ano man na iyong inaasahan, ang utay-utay niyang alisin hanggang sa mapahiya ka ng publicly. Kaya mga patid, matuto po tayo na unahin natin ang Diyos. Ha? Ay po ay merong giving sa iglesia na tayo mismo ang nag-i-enjoy. Hindi po nakakarating sa Amerika o sa Vatican o sa sending church ang ating giving. Dito rin lang po sa mga manggagawa at gawain dito po sa ating pong property, tayo din po ang nag-i-enjoy. Maliwanag ba yun mga kapatid? Tayo nag-i-enjoy. Sa atin din ang balik. Hmm? Ano sabi dyan? Then whose shall those things be which thou hast provided? Ayan. Sino ay makikinabang ng iyong mga yan? Ikaw hindi. Dahil ngayong gabi, aalisin na sa iyo. Saan sabi niya, so is he that laid up treasure for himself and is not rich toward God. So mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang salita ng Diyos ay seryoso at katotohanan. Igalang po natin ito, maging truthful tayo dito. Sinabi ng salitaan ng Diyos, ipamuhay mo. Diyos ng salita, katotohanan, makapangyarihan sa lahat, magtiwala ka sa Kanya. May sinabi siya sa pangatlong main point, honor the Lord with thy substance and with thy first fruits of all thine increase. So mga kapatid, dapat liberal giver ang mga member sa iglesyang ito. Amen? Mga wala ang pagiging kuripot dahil kaya ng Diyos alisin yan. Hindi ka magkakaroon ng peace, hindi ka magkakaroon ng mahabang buhay ng malusog na katawan. Magkakaproblema ka hanggang sa iyong inaasahan mo kulang pa. Nananakot ba ang pastor? No. Salita ng Diyos yan. At yan po ay katotohanan. So sana po mga kapatid maging sincere tayo. Parangalan natin ang Diyos. Ngayon po ay unang buwan ng 2022. Ha? Unang buwan ng 2022. Yung mga nakaraang first fruit ng 2021 na hindi kayo nagtagumpay at naging sincere, maging lesson sa inyo yan. Dapat ngayon, pangatlong taon na ito, may lesson na dapat, natuto na dapat. Amen? Gising pa kayo? So mga kapatid, misan mag-ano din tayo ha, basahin din natin misyon na sa bulletin. Pambira. Eh ako, at least kahit papaano, meron akong tinatanggap, pero itong isang ito, wala naman, pero nalakayan pa ako. Ay makonsensya din ha, mag-isip-isip din. Amen? Mag-isip-isip din. At kung gusto mong i-bless ka ng Panginoon, hamunin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hamunin natin ang Panginoon. Pera lang yan. Material lamang yan. Kaya ng Diyos i-produce yan para sa atin. Pero kailangan makita mo niya ang kalagayan ng puso natin. Huwag tayong matutuwa na tayo lang palagi ang tinutulungan. Huwag tayong matutuwang ganun. Dapat tayo ay lumago. Tayo naman ang makatulong. Ano ho? Tayo pumikit, tayo tumungo. Bahala ng Banal na Espiritu sa karagdagang pampaliwanag. Banal na Diyos, tunay na patuloy ko pinagkakatiwala sa inyo ang
ang kalawakan pa at kalaliman pa ng katotohanan po ng aming ikatlong main point na parangalan namin kayo sa pamamagitan ng aming mga tinatangkilik. Specifically, yung sinasabi na first fruit, ito po ay giving. Meron tithes, offering, and mission. Panginoon, kayo po, Panginoon, ay all-wise God and all-powerful God. Kayo ang auditor and authority, author of life. Ang inyong salita ay katotohanan. At kami ay saksi sa aming mga sarili na pagka kami ay hindi tapat, hindi kami payapa. Guilty kami at hindi masaya. Pero alam namin at maliwanag sa amin, totoo ang inyong salita na pwede kami maglagak ng tiwala sa sinasabi ng verses 2, 3, and 4 ng chapter 3 ng book of Proverbs. Maraming mga araw, mahabang buhay, may kapayapaan. Ma-enjoy namin ang mercy and truth, ang favor, ang understanding, kalusugan, at ang pag-apaw pa ng aming mga resources, ng aming mga treasures, Panginoon. Dahil kayo ay napaparangalan. Gusto niyong maging extraordinary pa ang pagpaparangal namin sa inyo. Panginoon, ang utos nyo ay kayo din mismo ang nagbibigay ng aming pagsunod. Yung mga ibibigay namin galing din sa inyo. Yan sinasabi ng 1 Corinthians 4 verse 7. Wala kaming nasa aming hindi namin tinanggap. Wala kaming original na amin. Kami po ay lumabas sa bahay bata na aming ina na walang anumang dala. Lalabas din kami sa mundong ito, walang dala. Kaya kung anumang meron kami, ito inyong biyaya at habag. Inyong stewardship, Panginoon. At maging aming katawang lupa ay hindi na amin. Templo ito ng Espiritu, ito'y property po ninyo. At ang aming kaluluwa ay binili nyo na po, kami inyo na. Kami, Panginoon, ay tunay na tulungan nyo na makaabot sa doktrina ng inyong salita tungkol sa subject na ito na kami makaabot nga po sa pagiging liberal, pagiging sold out, always abounding in the works of the Lord. Mga alis at mga wala ang espiritu at pag-uugali ng Adamic sinful nature, ng covetousness. O, bala ng Diyos. Nakakatiwala ko sa inyong tagumpay ng hamon ng inyong salita. At nawa po'y ang takot sa inyo, ang siyang mga ibabaw, tinatawag na holy fear, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang inyong salita sa puso ng bawat isa, sa mga nakaload, Panginoon. At kung meron po sa online, abutin niyo rin po ng pagpapala. Panginoon, kami pansamantala maghiwa-hiwalay. Ihatid niyo po ang bawat isa na ang inyong favor, ang inyong pong pag-iingat ang ma-enjoy. Samantalang patuloy namin inaasahan ang mayamang basbas mula sa inyo. Sa inyo lahat ng kapurihan, itong aming dalangin, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So ganito ang ating hatidan. So ang galamay